sunscreen. Lagkit naman nun eh. Magkapayong na lang ako. Mahal-mahal nun, besh. Ang liit-liit pa. Huwag na lang. Napakakapal naman ilagay sa mukha nun eh. Nag-white pa. Ang pangit tingnan. Hey guys, just got here. Ligid-ligid ang apelido na may sariling buhay. Ang ilong. At kung bago ka lang sa akin channel, please do click subscribe button para palayabid sa aking mga videos. And for today's topic is all about skin care. And sa wakas, this is the last part of my skincare routine na hindi niyo naman pinapanood, which is sunscreens. So if you're interested about this topic, just keep on watching. Ako lang yun. Ako lang to ah. Hindi na kayo ilong. Baka nagagalang sa mag-acting ko kanina sa intro ko. Ang hirap ng ganito, no? Yung work ko kasi parang back office, tahimik ka lang from Monday to Friday, tapos Saturday, more on daladal. Parang yung bibig ko, yung biya ko, hindi na-exercise masyado sa daladal eh. Kulang sa exercise. Puro papel at computer na kaharap ko. So, napan nyo yun, sobrang daladal muna para malalas mo sa sabi mo. Joke lang. So, going back to the topic, which is sunscreen, baby. So, bakit nga ba mahalaga yung sunscreen? Bakit nga ba tayo nagreklamo palagi pag pinag-uusapan ng sunscreen? Diba yung mga sinabi ko kanina, ha? Those are the excuses na narinig natin sa mga friends natin or pati sa sarili natin kapag bumibili tayo ng sunscreen dati. So, very maligbon. Yung araw yung pinaka-kaaway natin when it comes to skincare. Kasi kahit ano pang gawin mo sa mukha mo at kung magkapa-araw ka palagi, wala lang ding mangyayari. Alam mo yun? Sayang lang yun. So, bakit nga ba mahalaga ang sunscreen? Ano bang sunscreen? Sunscreen help us to protect our skin from the damage caused by the sun and UV rays. Kapag natirikan ka ng araw sa mukha, like this, joke. Kapag natirikan ka ng araw sa mukha, may maraming mga possible sa mga pwede mangyari sa mukha mo. Premature aging, wrinkles, hyperpigmentation, sunspots, freckles, at madaming ibang iba. At kung hindi mo talaga aalagaan yung mukha mo, pwede pa itong mag-cause ng skin cancer. So ano nga ba yung mga types ng UV rays ang meron tayo? So usually there are three types of UV rays: UV A, UV B, and UV C. So usually ang palagi lang nating pinipigilan para magkaroon ng effect sa ating mukha is yung UV A at UV B. Kasi ang UV C pinipigilan to ng ozone layer natin na makapasok sa Earth. So ano nga ba si UV A? Si UV A ay ang nagko-cause sa atin ng premature aging, wrinkles, fine lines, and sometimes ito ang nagiging cause ng skin cancer. Kasi pinipenetrate na to yung inner skin mo, which is yung inner part na ng dermis mo na kung nasaan ang ating DNA na pwedeng masira ng UVA. At pag nasira yun, doon na magkakalintik-lintik ang buhay mo at babay, youthful skin. And next is, ano naman ang UVB? Ang UVB naman ang nagkukos sa atin ng sunburns, hyperpigmentation, sunspots, and freckles. Kasi naman ito, dinadamage naman niya ang inner part ng ating epidermis. O minsan medyo abot na siya ng dermis at na-retrigger ng ating melanin na mag-produce at nagkakaroon ka ng mga black spots. O, kaya pag may pimple ka minsan, yung mga dark spots mo, kapag di mo tinitrigger at di mo nilagyan ng sunscreen, usually magangitim pa yan dahil niya sa araw. So para mas madaling intindihin to, UVA and UVB. Si UVA, ang ibig sabihin ng A ay aging. UVB, ang ibig sabihin ng B is burning. Okay? Usually, kapag nabibili tayo ng mga sunscreens, there are two words na nakikita tayo palagi, which is the SPF and the PA. Ang SPF, ang ibig sabihin niya ay ang Sun Protection Factor. Ang Sun Protection Factor ay sinasabi nito kung gaano kanya ipoprotect sa mga sunlight or sa UV filters. Ano ba-explain to? Depende sa kulay ng balat mo kung gaano ka pwedeng ma-expose sa araw. The whiter the skin, the shorter you can tolerate the sunlight on your skin without having any sunscreen. So kapag maputi ka, alam ko nag-range to from 5 to 10. Tapos kung medyo darker side ng skin tone ka, maaabot ng 20 minutes. So ang gamit ng SPF or Sun Protection Factor ay kinakalagay ay 15. Yung 20 minutes, tatayos mo siya into 15. So kung tinayin ka sa 15, hindi ko na alam. So 300 minutes. So, 300 minutes na yun,
doon ka tayong protektahan ng sunscreen mo from the UV filters. Ang SPF ay ginagamit to for UVBs, which is for the burning. While the PA naman, or the range of protection lang natin sa sunlight, ay para naman sa UVA. Minsan kasi si PA meron siyang plus, plus plus, plus plus plus, or plus 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 plus. So yun, so depende yun. Mas maraming plus, mas effective siya. Pero yun sinasabi na kapag isang plus ka lang, ay hindi na siya ganun mag-workout sa balat mo. So the more plus time lang, the greater the effect ang mangyayari niya. Kung papansin ninyo, kapag US or European product ang sunblock ninyo, wala kayong makikita ng PA doon kasi hindi siya approved ng FDA. Usually makikita mo sa mga Asian products lang yung PA. Pero ang other word na ginagamit ng mga ibang products doon ay the broad spectrum. So the broad spectrum, pag nakalagay yun sa sunscreen, ibig sabihin kaya niya nang i-filter ang UVA and UVB. So dalawa na yun. So, ano nga ba ang mga type ng sunscreen ang meron tayo? So, there are two types of sunscreen. First is physical or mineral sunscreen. Or pwede rin siyang tawagin sunblock. Usually, si physical or mineral sunscreen, ito yung nagpapabounce back ng mga UV filters sa ating balat para hindi niya ma-penetrate yung skin mo. The most common ingredients kapag physical or mineral sunscreen ang meron ka ay si titanium dioxide at si zinc oxide. Maganda to for sensitive skin. Si zinc oxide ang mas powerful kay titanium dioxide because kaya niya i-filter ang UVA and UVB. Pero ang negative part lang nito mga physical or mineral sunscreen, nag-iiwan to ng white cast. So ito yung mga typical na sunblock. Pag nilagay mo, mamumuti ka. Kapan pa yung texture niya. So the best example para sa physical or mineral sunscreen ay una, itong Innisfree Long-Lasting Sunscreen, which is SPF 50 plus and PA plus 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 plus. So ayun yung sinabi, diba? Plus 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 plus. So ito, ang pinaka main components or ingredients na to ay zinc oxide. Diba sabi sa inyo, zinc oxide ay maganda because can protect your skin from UVN and UVB. And SPF 50 plus, ang maganda dito, meron siya Centella Asiatica, which is really good for antioxidant. Meron din tayong mga kalaban ng mga free radicals na nakakadamage ang ating DNA. So, ang mga sunscreen ay maganda kung meron mga ito, mga antioxidant, which is really good to kill the free radicals, which we can get from pollution. Maganda rito, no alcohol siya, pero may fragrance siya. So, yung mga taong sensitive to fragrance, hindi ko siya ma-recommend. So, ang texture nito ay, so, kung titignan niyo siya pag in-apply na natin, diba? So, dapat, medyo ano mo lang siya, i-apply mo lang siya ng todo kasi yung nag-iiwan niya na white cast. So, ayun na, na-absorb na siya. Ang maganda nito, ano siya, matte finish siya, parang powder ang dating. So, ang price nito, usually 800, nabili ko siya kay Beauty MNL, Innisfree. So, ang next sample ko for the physical or mineral sunscreen ay Kenmake Mermaid UV Gel. Tama ba? Skin Gel. Skin Gel UV pala. Itong Kenmake Skin Gel UV. So, ito is a Tokyo company brand. So, galing ko sa Japan. Nabili ko sa Shopee, alam ko, sa Shopee, kasi may sarili siyang shop doon. Nag-range ang price niya from 600 to 900, depende sa shop na bibilhan mo. Pero ako nabili ko ito ng mga 700 eh. So ito naman, ang mga ingredients na meron naman ito. Siyempre, alam naman natin ito, physical sunscreen, meron tong zinc oxide as well as the titanium dioxide. So which is a physical or mineral sunscreen. Very hydrating din ito sa balat kasi meron siyang hyaluronic acid. At ang maganda dito, wala siyang fragrance and no alcohol. Kaya maganda siyang i-apply. Actually ngayon, ito yung ginamit ko. Kasi nga, medyo watery ang effect niya. Hindi siya gano'n na nagbibigay sa atin ng white cast effect. So ito, natry natin siya. So diba, medyo watery siya. Medyo nikwi pag inaalog mo. So, diba, medyo ano lang. Hindi siya gano'n kaano yung white cast niyo. Maputi kasi yung kamay ko talaga eh. So hindi mahahalata. Hindi siya gano'n ka-greasy. So doon tayo kay chemical sunscreen. Ano nga ba ang chemical sunscreen? So, ang most common ingredients na makikita natin sa mga chemical sunscreens ay una ay avobenzone, sunod is octinoxate and oxybenzone. Itong tatlong to ay may kanya-kanyang roles. Si avobenzone ay finifilter niya ang UVA. Si octinoxate naman ang finifilter niya ay UVB. While the oxybenzone ay finifilter niya both UVA and UVB. Very risky ito sa mga balat na sensitive ang skin. Ang maganda naman for chemical sunscreen ay hindi ito nag-iiwan ng white cast. At yung feeling niya ay hindi ganun ka thicker like the physical or mineral sunscreen. Ang best chemical sunscreen na meron ako is from the Cave Beauty. Which is fan ako ng may-ari, which is Miss Leah yun. Sobrang galing na since skincare addict sa YouTube. Pag nanood niyo yung mga vlogs niya,
sobrang marami kayo matutunan. Ito, which is the Beat the Sun. Si Beat the Sun is from Korea. Kapag nakalagay is Beat the Shield, galing to sa US. Kasi dalawa yung nagmamanufacture ng product ng Face Beauty. So ito ay galing sa Korea. Ito, ang Beat the Sun, which is a SPF 50+ and PA++++. Ito nga, nakalagay naman dyan. No? Ang kanyang best ingredient dyan ay ang beetroot, allantoin, allantoin to, diba? Allantoin, vitamin C, ayan na, nahirapan na ako. Resveratrol, EGCG. Hindi ko sure yung basa doon sa resveratrol. Antioxidant ang beetroot. Beetroot is an antioxidant na nagpo-protect sa atin from free radicals. So, meron dito vitamin C. Vitamin C is an antioxidant din. Ayun, di natin alam, di ba? So, maganda gamitin ang vitamin C serum kasi nga, pumapatay nga ito ng mga free radicals na nakukuha natin from our surrounding. Ang EGCG naman ay galing to sa teeth. Component to ng tea na good din for antioxidant. Siyempre, pag chemical, wala tong white cast. So, very smooth lang siyang i-apply sa balat. Alam niyo ba ang pag-apply ng sunscreen kung gaano nakadami ang amount nito? Sabi nila, dapat daw 1/4 teaspoon daw. 1/4, so medyo madami, pero depende na lang sa mukha nyo. Kasi ang dami nun, tinry ko, parang ang dami masyado. Parang ligong-ligo yung mukha mo sa sunblock, lalo na kung physical or mineral. Kamusta naman yung mukha mo nun, mulan ka na. Going back on the commercial, eto. Oh, diba? Hindi siya, walang white cast. Wala na, na-absorb na ating balat. Diba? After yung two types na yun, their special type, which is the hybrid sunscreen. Meron tong physical or mineral components at chemical components din. So, pinaghalo to. Ang best example ko dun ay itong Biore UV Water Regen. So, ito ay Japan product din ulit. So, ito ay merong SPF 50+ and PA++++. So, kaya siya naging hybrid kasi meron tong octinoxate, which is a chemical ingredient, at meron tong titanium dioxide, which is a mineral ingredient. So, maganda to hydrate your face din kasi meron tong sodium hyaluronate na good to hydrate your face. Pero, meron siyang fragrance and then alcohol. So, kung medyo sensitive kayo sa mga ganun, hindi siya advisable for you guys. So, ang gusto ko dito ay dahil watery texture lang siya. Tignan ko yung kabatid ko, napakadalda lang, gigigil ako. Sarap kahit ng bibig, ha? Naririnig ninyo, puro chika. Chikadora, eh. So, going back. Ito ang texture. Shhh! So, ayun, rawa ko. Kaya mas mandiyan kasi tito namin, nagkakwentuhan sila. Attitude. So, ang texture nito ay watery, kasi nga, watery gel siya. So, ito. Ah, ang dami na naman. So, lang hindi sasara. So, ayan. Diba, dahil may pagka-physical siya, so may makikita kang konting white cast, pero if i-spread mo siya ng diligently, wala na. Basang-basa ka, makikita mo, kasi watery nga siya eh. Ang last product na aking gustong i-advise sa inyo, aking first ever sunblock na tinry. Dahil nga, di ako fan ng sunblock dati. Itong produktong to, ang pinakamura sa kanilang lahat. So, hindi ko pa nasabi ang presyo, no? So, ang price naman nito, alam ko si Beat Dosa, nag-range siya from 1.2 to 1.4, eh. Ang presyo nito. Itong Biore, nabili ko siya ata for 800, 600 to 900, mga ganun yung price. Yung range niya. Depende sa store na bibili mo. Hindi ako sure ha, nakalimutan ko yung price. And this one is the Bello. Alam ko parang 300, 250 to 350. Ganoon na yung price natin. So ito is a hybrid sunscreen, which is contains a SPF 50 and PA++. So ito ay non-sticky, non-comedogenic, paraben-free, and anti-aging. Ang maganda dito, meron siyang niacinamide, which is the holy grail of my skincare. Wow! Kala mo talaga sino makinginis. Tapos meron itong titanium dioxide and octocrylene, which is a chemical ingredient. Ang isa rin sa mga pinagmamalaki ni Dr. Bello, ni Kumaring Bello, meron itong bee venom. Pinuch ko si bee venom, parang maganda to for your collagen eh. Inutulungan ka na to to have a youthful skin texture. So, tagal ko to ginagamit, parang nakakailang ganito na ako. Mga pang lima ko na ba to or pang anim. Kasi nga, sobrang ganda niya. Promise, hindi kayo manghihinayang.
Meron din tong tinted version. Ito kasi whitening version. Yung tinted version naman ito is for good siya for girls kasi pwede mo siyang gawing, hindi ko sure kung foundation or primer kasi there's a lot of sunscreen na may color niya na pwedeng maging foundation or primer ba yung tawag? Hindi ko sure. Basta base makeup ng mga babae. So, ang texture nito ay ito, si Bello po, ang aking on-the-go. Kasi talaga number one on-the-go sunscreen. As in, pag mali-late na ako, at talagang nagmamadali na ako sa oras, di ba? Wala. So, maganda, hindi siya ganun kakapal. Kaya, mali-mali ang perception natin kapag sunscreen ang usapan na nagbibigay sa'yo ng white cast and the thicker texture. Kasi maraming sunscreen ngayon na na-formulate na para hindi ganun kakapal at hindi ganun ka-white. So, mag-research lang tayo. So, hindi ko lang alam kung it's a Filipino thing or ako lang yung ganito. Na kapag nakakaubos ka ng mga produktong ganito, ginagawa niyo ito. Yung ginugupit niyo siya. Kasi nga, syempre, di ba, hindi mo naman makubos masaid. Ginugupit niyo. Ang dabos ko sa ibig mo sa loob. Hindi ko sure kung ako lang or baka marami rin gumagawa. Comment down below kung na-try nyo rin yung magugugupit. Kasi sa ibig niyo siya. So, mag-ingat tayo from 10 to 2 p.m. kasi ayun yung pinaka-critical na init ang meron tayo sa paligid. So, dahil na-kompleto ko na aking skincare routine, sana i-marathonin nyo tong 5 step of skincare routine ko kasi marami kayo matutunan. Kahit magulo ko magsalita, madaladala, masyado mabilis, for sure, kahit paano, may makukuha kayo sa mga videos ko yun. So, kaya try to watch it kasi makakatulong to kung gusto nyo alagaan yung mukha nyo. Check nyo yung video ka from the first video hanggang ngayon, ang daming na-improve kasi from ang dami kong tigyawa, medyo nawawala na siya. Maraming salamat sa aking skincare routine at abangan nyo na lang ang aking skincare review sa mga products na pwede kong maitulong sa inyo. So, thank you sa mga nanonood ng aking skincare routine. So, see you on my next vlog. This is Jet, ang vlogger na puro katalatadohan, kilokal ka abnormal, pero may makukuha ka, Arrow! Bye!